tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Friend, nakita mo ba si Melvin? Oo, nakita ko siya. Nadaanan ko siya dun sa waiting shed. Kasama ang mga barkada niya eh. Nagawa na kaya niya ang assignment niya? Uy, konsensya. He? Tumigil ka nga dyan? Sige pare, kita doon tayo mamaya. Oh, ayan na si Melvin. Kulog pa yata eh. Oo nga eh, lakas ng kulog. Ano kaya? Nagawa niya ang assignment niya? Ay, naku. Ewan Loda. Ko. Uy, pakopya naman ang assignment mo. Ano? At hindi mo talaga ginawa ang assignment mo? Eh, may pinuntahan kasing barkada eh. Kaya please, pagkumpiya naman ang summit mo. Parang awa mo na. Ewan, sasama-sama ka sa barkada mo. Tapos ngayon, magkikikupya ka ng assignment mo sa akin? Sige na o. Masasero naman ako dyan eh. May incomplete ang grades ko. Graduating pa naman tayo. Gusto mo bang hindi ko makapagmarcha sa graduation natin? Ewan ko sa'yo. Sige na, please. Sige na nga. Pero, last na ito ha. Sa susunod, hinding-hindi na talaga kita pakokopyahin. Sabi mo na nga ba eh. Salamat ha. Hindi mo talaga ko matitiis. Heh! Ewan ko sa'yo. Kala ko ba, hindi mo pa kukupyahin ang assignment natin si Melvin. Ay, naaawa ko sa kanya. Graduating na tayo. Nakukonsensya ako na baka dahil lamang sa hindi ko pa papakopya sa kanya ng assignment natin, hindi siya gagraduate. Naku, ang sabihin mo, type mo siya. Hoy, ay, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo eh, ipapaabot sa kanya, nakakahiya. Oh, sa totoo lang, alam mo kung ano ang hinala ko? May gusto ka kay Melvin. Ewan ko sa'yo. Uy, nagbablas ang ali. May gusto ka nga kay Melvin. Ano ba? Baka sabing maingay at baka may makarinig sa iyo. Nako, nag-abala ka pa. Ano ba to? Lechon manok paksi po. Nadamihan ko ang niluto ko. Kaya sobra sa amin ng kapatid ko. Ay, nakakaya naman sa'yo, Lorna. Ikaw na lang lagi ang nagbibigay sa amin ng anak ko. Eh, ano pong silbi ng pagkakapitbahay natin kung hindi tayo mag-aabutan ng ulam? Ay, tama. Dangan rin lamang na... Hindi mo naabutan ang anak ko dito eh. Dito ka na lang kumain. At siya nga pala, huwag mo na pala akong tawaging madam ha. Ho? Oo, huwag kang tatanggi. At kung talagang madam nga ang tingin mo sa akin, ay sundin mo ang iniutos ko sa'yo. Mula ngayon, tita na ang itatawag mo sa akin. Huwag nang madam, maliwanag ba? Opo madam, tita pala. Very good. Teka, kumusta na palang mamagulang mo sa ibang bansa? Kailan ba sila magbabalik bayan? Baka matagal pa po. Hindi maapektuhan ang kanilang pag-a-apply ng Australian citizenship. Ha? Anong hindi maapektuhan ang kanilang pag-a-apply ng Australian citizenship? Kung po kasi tita, kailangan gugulin nila ang 10 taon na pananatili doon
para ma-aprobuhan ang kanilang pag-a-apply ng Australian citizenship. At nang sa ganun, ay madali nila akong may petition doon. Ganun ba? Teka, ang mabuti pa ay dito ka na para sabay na tayong mananghalian. Naku, wag na po. Baka madatnan po ako dito ni Melvin eh. Nakakahiya naman. Di mas mabuti kung madadaanan ka niya dito. Para masabi ko sa kanya na tinawag kitang kumain dito dahil lagi siyang wala. Wala akong kasabay pag kumakain. Kaya dito ka na kumain para may kasabay ako. Abutan ka na eh. Takbo! Melvin, anak! Ayan ang panalang kalabang. Umilag ka ng ganyan. Oops! Ilag! Ano na naman ba yung pinanggagawa mo? Kung hindi barkada ang kausap mo eh. Cellphone ang hawak mo. Hindi mo na ako natutulungan dito sa bahay. Kaya naman inay, kahit kailan. Wrong timing kayo eh. Naglalaro yung tao eh. Naglalaro ba yung cellphone ang hawak-hawak mo? Kaya nga, oo eh. Naglalaro ko sa cellphone. Eh, kung yung paglalaro mo dyan sa cellphone, tinulungan mo ako. Lumabas ka nga't tignan mo yung sinampay ko at uulan yata. Sa ganun eh, may pakinabang naman ako sa'yo. Ano ba naman kayo, inay? Ngunaan ako sa mabarkada ko, pinauwi niyo ako. Ngayong narinig ako sa bahay, pinalalabas niyo naman ako. Pinalalabas kita ng bahay para matulungan mo ako sa gawaing bahay. Inay, pambabae ang ginagawa niyo sa akin eh. Mamay, makita ko ng mga kabarkado, sabihin nila bakla ako. Bakit? Gawain lamang ba ng babae yung pag-aalis ng mga damit sa sinampay? Isa pa, nagpapatulong lamang ako sa'yo dahil napapagod na rin ako, anak. Abay, trabaho ko na lahat dito sa bahay, ah. Kayo naman kasi. Kumuha lang kasi kayo ng kasambahin natin, hindi na kayo naglalabal ng mga yan. Anak, sayang naman ang ipansusweldo ko sa magiging kasambahay dati. Pakakainin pa natin siya. Ay nako, ibibigay ko na lamang sa'yo para pang matrikula mo. Salip na ipangsusweldo ko sa kasambahay. Kumain lang po kayo ng kumain, tita. Ikaw bang nagluto nito? Oho. Ay nako, pwedeng-pwede ka nang mag-asawa. Talaga po? Ay oo. At kung pwede ko nga lang pangunahan ang damdamin ng anak ko eh. Ikaw na ang irerekomenda ko. Napakakasalan niya. Si tita, mapagbiro talaga. Uy, butong-buto pa pala sa'yo ang inay ni Melvin ah. Wala ka ng problema. Che, tumahimik ka dyan. Baka marinig ka. Tita, may nililigawan na ho bang anak ninyo? Ay, nako. Kabilin-bilinan ko sa anak ko na huwag muna siyang manliligaw hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Paano po yan? Graduating na ang anak ninyo. Ibig sabihin ho, pwede na siyang manligaw? Oo naman. At kung pwede, itong si Lorna ang gusto kong liligawan niya. At kung hindi man, kailangang katulad ni Lorna ang kanyang liligawan. Asya nga pala, iha. Maligayang kaarawan ulit sa'yo, ha? Salamat po, tita. Patak tayo ngayon, ha? Wala pa kasing allowance. Nakakaya naman siya, pare. Wala akong maiambag, eh. Okay lang.
Maraga eh, narito ka dahil masaya ang tropa kung lagi tayong kumpleto. At basta sa susunod, eh, ikaw naman ang taya. Oo ba? Bakit ko yan, pare. Sa susunod na pag-inuman natin, ako naman ang taya. Dapat lang, pare, para wala namang masabi ang ilan sa atin. Dahil kung ako lang, eh, naiintindihan kita. Pero ang iba nating kasamaan, siyempre, may sarili silang pag-iisip. At hindi ko nahawak yun. O, paano? Eh, ikaw muna, pare Atong. Ikaw ang taya ngayon sa pulutan dahil patak-patak muna kami para sa inumin natin. Wala problema, pare. Wala problema, pare. Sige na, tangin na. Insan, nandalaw ka. Ay, nandito ba si Auntie? Wala pa si Mami. Halika, pumasok ka muna. Oh, salamat. Parang himala. Anong nakain mo at napasyal ka dito sa bahay? Alam ba ni na Uncle at Auntie na pupunta ka dito? Oo naman. Ang daddy mo nga raw nagpapapunta sa akin dito eh. Ha? Ah, teka na nga at may tumatawag sa akin. Ah, mabuti pa. Buksan mo na yung ref at maglabas ka na kung anong gusto mong kainin doon o mainom. Baka nagugutom ka na sa layo ng biyahe mo. Ah. Oh, Daddy. Ah, opo. Kararating nga lang niya eh. Magbabakasyon ng isan ko dito sa atin? Oh, sige. Mabuti kung ganun. At may makakausap ako lagi dito sa bahay. Ginabi ka yata ng uwi ngayon, anak. Ah, ho? Ah, kasi may group report kami na eh. Group report? Oo, may group report ho kami. Kailangan makabisado namin ng mga paksa na tatalakayan namin. Kaya kami magtipon-tipon sa bahay ng isa naming kaibigan. Eh, bakit pa kayo mag-group report? Eh, hindi ba nag-OJT ka na? Oh? Oh, hindi ba? Tapos mo na ang lahat ng subjects mo. Kaya ka na nga nag-OJT eh. Dahil tapos mo na lahat ng units mo. Eh, ano pang group report ang sinasabi mo? Huwag kang magsinungaling sa akin, teacher ako. Pinagdaanan ko yung pinagdadaanan mo ngayon bilang graduating student. Nga po. Eh, as individual eh, tapos ko na mga units ko, ha? Pero, eh, pinaggrupo kami ng professor namin eh. Para sa additional assignment namin. At yun ang ginawa namin as groupmates. Eh, sigurado ka? Oo, Nay. Ah, Nay, siya nga ho pala. May kailangan akong bayaran sa school. Bayaran sa school? Fully paid ka na ng tuition fee mo ah. Ano pang babayaran ang sinasabi mo? Na, may miscellaneous na dapat kong bayaran. At kailangan mabayaran ko yun bago final exam namin. Ganun ba? Oo, Nay. At dahil graduating na ako, marami na kaming gagawin sa school. Kaya baka dalawang araw na hindi ako makawin dito sa bahay. Ay, totoo ba yung sinasabi mo? Ano ba naman kayo, Nay? Tanong na kayo ng tanong eh. Eh, graduating na nga ako eh. Marami nga kaming ginagawa sa school. Inaabot lang may ng gabi. Nagalug yung sa kong kaklase na malapit sa school namin. Yung bahay nila. Doon muna kami papalipas ng gabi sa bahay nila para hindi na kami masyadong mapagod. Thank you.
Oh, ganun ba? Walang hiya naman palang lalaking nakabuntis sa'yo eh. Hayaan mo natin ang walang kwentong lalaking yun. Gusto mo bang sapakin ko siya? Paano mo pa sasapak yun eh? Naroon siya sa amin eh. Marang problema. Sa kabilang probinsya lang naman ang probinsya mo eh. May grupo ako. Pwede ko siyang pabugbog para makabawi ka sa ginawa niyang katarantaduhan sa'yo. Ay, naku, wag na. Ayoko nang madagdagan pa ang mga kalukuhan ko. Kasalanan ko naman eh. Eh, paano yan? Di lalaking walang amang batang nasa sinapupunan mo. Ano pa nga ba? Ah, teka. Alam mo, may kaibigan ako. Mabait siya at malapit nang matapos sa kolehiyo. Pwede siya. Pwede? Ano? Pwede siyang maging ama ng batang dinadala mo. Ano? Dito palang tinutukoy ni May Ann. Ah, kaya pala si Charmaine. Charmaine, may yung ba? Ikaw si Melvin? Ah, Melvin oh. De Los Reyes? Oo. Oh. Kilala mo pala ako? Ah, huwag kang bibig ka ng pinsan ko sa akin eh. Pinsan mo? Sinong pinsan mo yan? Ako pare, pinsan ko si Charmaine. Ah, ito naman pare ko, hindi man lang nababanggit na may maganda pala siyang pinsan. Eh, kaya ko nga siya dinala dito eh, para magkakilala kayong dalawa. Dahil sa lahat ng barkada ko, ikaw ang gusto kong maging nobyo nitong pinsan ko. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ah. Eh, bakit naman ako magbibiro? Eh, ang akin lang, binata ka. Talaga itong pinsan ko. Eh, tsaka wala ka pang nobya. Wala pa rin siyang nobyo. Pasasan ba't maghahanap kayo pareho ng mapapangasawa? O di, bakit ba kayo titingin ng iba? Eh, sa palagi ko naman eh, bagay kayong dalawa nitong pinsan ko. Ha? Oh, naku Melvin, huwag kang maniwala dito sa kaibigan mo ha? Ayoko pang mag-asawa, no? Eh, di ko naman sinasabing mag-asawa na kayo kaagad. Ang akin lang, ipinapakilala ko lamang kayong dalawa sa isa't isa. Dahil malay nyo, magkagustuhan pala kayong dalawa. O, di ba? Gwapo tong kaibigan ko. Maganda ka naman. Ano pang hanapin itong kaibigan ko? May ibubuka ka naman kung kagandahan lang ang pag-uusapan. Hindi ba, insan? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Saan ka naman ba nagpunta? Pwede ho ba, inay? Kumakain na ho ako, sinisilunan niyo naman ako. Eh, naanam ko lang naman kung saan ka galing. Napapadalas na kasi ang pag-uwi mo ng halos gabi-gabi. Eh, at ano naman kung gagawin ko dito sa bahay, Nay? Kukulong din naman ako dito sa bahay. Ano bang ikukulong ang sinasabi mo? Araw-araw ka ngang umaalis ng bahay. Sa tono nun kasi ng pananlita nyo eh. Ayaw niyo akong nakikipagbarkada eh. Eh, talagang ayokong makipagbarkada ka dahil nag-aaral ka pa lang. Graduate yung nahuwa ko. Hayaan niyo naman akong makipagbanding sa mga kaibigan ko. Makibanding sa mga kaibigan mo? Sa pamamagitan ng pakikipag-inuman mo sa kanila? Ganon ba? Abay, madalas ka nang gabihin ng uwi ah. Amoy alak ka pa. Kailan ka pa natutong uminom ng alak ha? Kailan pa? Mabubukon na kaya si Melvin
sa kanyang mga ginagawa? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.